For our example number 3, mga kaibigan, ito, madali lang ito, no? So, 3 over 5 divided by 7. So, this is what we call a complex fraction. Or in some form, mga kaibigan, ano? Ito ay also equal sa 3 over 5. Galagay lang ng parenthesis dyan, then divide by 7. So, ito kasi natural display. So, again, this is 3 over 5 divide it by 7. Or 3 over 5... Sorry, naglalabo-labo yun. 3 over 5 divide it by 7. So, this is complex fraction. Madali lang to mga kaibigan. Ano? As you can see, our numerator is 3 over 5. So, kukopiin lang natin yan. Kopiin mo lang yan. No? Our numerator. Then, our denominator is 7. So, ngayon, in complex fraction or in division of fractions, there is only one rule. Or there is a rule na dapat nating pakatatandaan. Kapag division yan, mag-proceed ka sa multiplication, pero yung ating denominator, kukunin natin yung reciprocal. Diba? Ano ang reciprocal ng 7? That is 1 over 7. So, yun lang. Reciprocal lang niya, no? So, again, from division, nag-proceed tayo sa multiplication, pero kinuha natin ang reciprocal ng denominator. Then, multiply na natin. So, this is just numerator multiply by numerator, denominator to denominator. So, 3 multiply by 1, that is 3. And 5 multiply by 7, that is 35. So, the final answer is 3 over 35. Let's have number 4, mga kaibigan. Tuloy na natin dito, no? So, 3 over 5 multiply by 9 over 35 plus 3 over 5. Ito, mga kaibigan, as you can see, this is multiplication and this is addition. They have different methods in solving. Now, hindi sila magkamukha na sa multiplication, mumultiply mo lang yung numerator sa numerator, denominator sa denominator. Sa addition, hindi pwede na i-add mo lang yung numerator sa numerator, then add mo yung denominator sa denominator. That is wrong. Okay? Magkaiba sila ng multiplication. So, this is addition, mga kaibigan. Susundin natin yung PEMDAS. No, kung natatandaan nyo pa yung PEMDAS. Una natin isosolve yung nasa parenthesis. Susunod yung exponent. Then multiplication, division, addition, subtraction. So, huli, yung addition, subtraction. Pero, mauuna yung nasa parenthesis. So, in this case, ano ba yung nasa parenthesis? Etong 3 over 5, tsaka etong addition. Eto, isang fraction lang ito. Eto yung uunahin natin. No, addition of fractions, mga kaibigan. And as you can see, they have different denominators. So, you cannot add the numerator simply. So, anong gagawin natin? In addition, ano ba yung rule natin sa addition? To be able to add a fraction, kailangan makuha natin yung LCD niya or yung least common denominator. So, solve muna natin ito, mga kaibigan. Anong LCD ng 35 and 5? That is 35. Now, 35 divided by 35, that is 1. Multiply by 9, that is 9. 35 divided by 5, that is 7. Multiply by 3, that is 21. So, that is addition, 21. So, from here, mga kaibigan, we can now add, no, 9 plus 21, that is 30 over 35. So, ito, single fraction na lang, mga kaibigan, and this is also single fraction. We can now proceed to multiplication. So, baba lang natin itong multiplication, then yung 3 over 5. So, from here, this is multiplication. So, we can simply just multiply the numerator, then denominator by denominator. 3 multiplied by 30, that is 90. And 5 multiplied by 35 is 175. Yan. Ito na ba yung final answer, mga kaibigan? Hindi pa. Bakit? Kasi hindi pa ito yung ating simplest form or lowest term niya. Bakit? Kasi alam natin 90 is still divisible by 5 and 175 is divisible by 5. So, paano gagawin? Divide natin numerator by 5, divide natin denominator by 5. So, 90 divided by 5, ilan? 90 divided by 5, that is 18. And 175 divided by 5, that is 35. Ito ba, mga kaibigan, ay simplest form na? Or, I mean, the final answer na ba ito?
Kung ito ay simplest form na, or yung kanyang lowest term, final answer na yan. Pero kung hindi pa, hindi pa. No? So, is 18 is ito ay divisible by 3? Yes. Is 35 divisible by 3? No. 18 is not divisible by 5. 35 is divisible by 5. So, wala na tayong common factor ng dalawa. Therefore, ito na yung ating final answer. So, iting mga kaibigan, for example, 4 examples. Ngayong araw is okay na muna. Then, continue na lang natin yung another example sa next tutorial natin. Ano? I think, ito pa rin siya. Kumaga, part 2 lang nung lesson natin ngayong araw, yung magiging lesson natin sa next upload natin. Okay, mga kaibigan. So, without further ado, kita-kita tayo sa susunod na ating tutorial, mga kaibigan. Please stay tuned. Kung may tanong kayo, magtanong lang kayo sa comment section o kaya PM nyo ko sa ating FB page. Okay? So, mga kaibigan, maraming salamat. Pagbutiin pa ang pag-aaral. God bless.